Magandang araw po sa inyong lahat. Tayong lahat po sana ay nasa mabuting kalagayan sa mga panahong ito. Napakahalaga po ng ating tatalakayin sa oras na ito sapagkat tayong lahat ay involved dito. Yes, tayo pong lahat mula sa mga kawaninang paaralan at mga magulang, local government units na nakapalibot sa paaralan, private partners at maging ang ating mga mag-aaral. Halina at ating talakayin ang gagawing paghahanda ng ating paaralan Santa Clara Integrated National High School sa tulong ninyong lahat sa nalalapit na limited face-to-face classes. Hindi lingid sa ating kaalaman na may mga piling paaralan na ang nagsasagawa ng ganito. Subalit ano po ba ang legal na basihan sa gagawin nating paghahanda sa nalalapit na limited face-to-face classes? Ang ilan po sa mga ito ay ang DepEd Memorandum No. 72, Series of 2021, Accountability Map for the Preparation of the Implementation of the Limited Face-to-Face Learning Modality, DepEd Memorandum No. 721, Series of 2021, Preparation for the Pilot Face-to-Face Expansion and Transitioning to New Normal, ganun din naman po ang DepEd-DOH Joint Memorandum No. 1, Series of 2021 Operational Guidelines on the Implementation of Limited Face-to-Face Learning Modality at Office Memorandum OSEC 2021-002 or the School Contingency Plan Manual for the Implementation of Limited Face-to-Face Classes. Unahin po nating talakayin ang tinatawag na School Safety Assessment Tool or SSAT na kayo napapalooban ng mga bagay na dapat ihanda natin sa face-to-face classes. Para saan po ba ang SSAT? Una, to conduct school safety assessment and reassess kung handa na po ang mga paaralan na masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kawaninang paaralan sapagkat sila po ang direktang mag-i-implement ng face-to-face classes. Second, to gather data from the schools that shall be used as baseline information at pangatlo, to identify key areas kung saan mangangailangan po ng tulong teknikal ang mga paaralan na sasali sa face-to-face classes. Ang unang bahagi po ng SSAT ay kinapapalooban ng mga sumusunod na pre-assessment questions. Una, nakapagtala po bang Barangay Santa Clara kung saan located ang ating paaralan ng confirmed COVID-19 cases sa nakalipas sa 28 days o isang buwan? Yes or no? Pangalawa, is the school accessible through public transportation? Specify po natin kung anong mode of transportation ang available at applicable sa ating paaralan. Pangatlo, is the school accessible through walking? Yes or no? Tandaan po natin na maaari lang pong manominate ang ating paaralan sa implementation ng face-to-face classes kung wala pong recorded COVID-19 cases in Santa Clara. Nararating ang paaralan through public transportation at ganun din po kaya itong lakarin. Ganun pa man, to determine which areas may need technical assistance, schools shall still accomplish the SSAT. Kasunod po ng pre-assessment questions ay ang four main areas na highlighted sa SSAT. Ito po ang mga sumusunod. Managing school operations, focusing on teaching and learning, well-being and protection, at homeschool coordination. Para po sa area ng managing school operations, nahati pa po ito sa iba't ibang subcategories. Shared responsibility, alternative work arrangement, classroom layout and structure, school traffic management, protective measures, hygiene practices and safety procedures, communication strategy at contingency plan. For Area 2, focusing on teaching and learning, here are the subcategories. Learning resources, limited face-to-face classes, and teacher support. 3. Well-being and protection. Personal protective equipment,
COVID-19 case management, including the most marginalized and pang-subcategories ng main Area 3, at para po sa Area 4, homeschool coordination, wala pong subcategories. Sa subcategory po na shared responsibility, dito po nakapaloob ang magiging tulong ng iba't ibang stakeholders ng paaralan, kasama na po kayo. Akin pong babanggitin ang mga indicators nito. Una, ang paaralan po ay dapat may secured support mula sa LGUs, mapabarangay man po ito, city o province, na pinatutunayan ng isang resolution o letter of support. Pangalawa, dapat po may written consent form mula sa mga magulang o tagapangalaga ng mga batang lalahok sa limited face-to-face classes. Pangatlo, meron pong resources and support from community stakeholders to meet the standards of the health and safety protocols. At ang panghuling indicator po ay magsasagawa ang paaralan ng simulation activities kasama po ang mga kawaninang paaralan na may kinalaman po sa protocols and routines na gagawin kung sakali mang magkaroon na po ng limited face-to-face classes at upang alamin beforehand ang mga possible scenarios sa actual na klase. Pag-i-implement din po ang school ng tinatawag na alternative work arrangement para sa ating mga kawani at mga guro. Kasabay po nito ang pagkakaroon ng orientation kung paano nga po ba gagawin ang nasabing arrangement. Meron din pong mekanismong gagawin ng paaralan sa layout and structure sa mga classrooms upang masigurong ligtas ang ating mga mag-aaral. Ang inyo pong nakikita ay ang DepEd Proposed Classroom Seat Arrangements kung saan 18 mag-aaral lamang ang papasok sa silid-aralan ayon sa ibinigay na schedule sa kanila. Sinisiguro din na may sapat na distansya mga upuan upang ma-practice ang social distancing na kasama sa minimum health protocols. Para naman po sa school traffic management, kinakailangan ang malinaw at madaling unawain ng mga tanda at karatula upang palaging mapaalala ang tama at palagi ang pagsunod sa health protocols and protective measures. Sa 5th indicator naman ng managing school operations, kinakailangan po na mayroong ligtas na entrance and exit procedures. Magkaiba po dapat ang entry at exit points sa mga guro, mag-aaral ng teaching personnel at ng iba pang mga bisita. Kaugnay po nito ay ang pagkuha ng temperatura sa gate pa lang ng paaralan. Kasama din po dito ang pagkakaroon ng contact tracing procedures sa pangungunan ng isang DRRM team para sa lahat sa pamamagitan ng contact tracing form. Mahalagang maging matapat sa pagkasagot nito, lalo na kung may mga sintomas na nararamdaman at may close contact sa sinumang confirmed cases. Gayon din ay mahigpit na pinapaalalahanan na lahat na huwag munang magtungo sa paaralan kung may masamang pakiramdam. Ang paaralan po ay magtatatag ng School Disaster and Risk Management Team sa pangunguna po ni Sir Aldwin Manzanero na sisiguraduhin na mahigpit na nasusunod ang implementasyon ng health and safety protocols mula sa paghahanda hanggang sa aktual na pagsasagawa ng face-to-face classes. Kinakailangan din na magkaroon ng proper sanitation and hygiene facility tulad ng lugar kung saan pwedeng maghugas ng kamay at lugar kung saan kailangang itapon ng mga basura na may tamang label. Sisiguraduhin din ang paaralan ng regular sanitation and disinfection sa mga school facilities, furniture, and equipment. Kasama na din po dito ang pagkakaroon ng proper disposal system ng mga infectious wastes tulad ng gamit na tissue at face mask sa may mga takip at non-contact na mga basurahan. In terms of communication strategy, kinakailangan maganda ng isang communication plan ng paaralan. Kaugnay po nito ay ang orientation session para sa mga mag-aaral, parents, guardians, mga kawani ng paaralan, external stakeholders at LGUs, nang tulad po ng ating ginagawa sa ngayon. Ipinapaliwanag po sa inyo ang mga mechanisms at procedures na kinakailangan sa nalalapit na limited face-to-face classes.
Kasama din po dito ang proactive COVID-19 local hotline or help desk para sa maayos na coordination sa mga ospital, testing facilities at LGUs. Dito din po pinaplano ang tamang mekanismo sa pag-endorse ng mga schoolgoers na makakaramdam ng anumang sintomas ng sakit. Kung sakali man na kinakailangan muli na ipasarapan samantala ang paaralan dahil sa muling pagdami ng kaso ng mga confirmed cases sa barangay, ay magkakaroon tayo ng reorientation session para sa mga stakeholders ng paaralan. For the school's contingency plan, susunod po ang paaralan sa decision model and contingency plan na naaayon sa scheme na ilalabas ng DepEd at DOH para sa muling pagsasara at muling pagbubukas ng paaralan kung sakali mang patuloy pa din ang COVID-19 resurgence. Kung sakali man pong mag-close muli ang paaralan o magdeklara ng lockdown, muling babalik ang mga mag-aaral sa pure modular distance learning. Kinakailangan ding masiguro ng paaralan na may sapat na supply ng learning resources tulad ng libro na kakailanganin sa limited face-to-face classes. Magkakaroon din po ng pagsasaayos ng class program or schedule of classes upang matugunan ang face-to-face at distance education. Mainam din na magkaroon ng profiling ng mga learners na sasali sa face-to-face classes tulad ng pagkuha ng kanilang pangalan, exact address, contact number, pangalan ng magulang o tagapangalaga at iba pang may kinalaman dito. Kailangan din pong maisagawa ang attendance monitoring sa mga mag-aaral upang malaman kung sino-sino po ang nahihirapang magtungo sa paaralan. Ang mga mag-aaral po na hindi sasali sa face-to-face classes ay magpapatuloy sa distance learning modality sa pamamagitan po ng printed modules. Kailangan din pong magsagawa ang mga guro ng consultations sa parents, pagbibigay ng feedback at instructional support sa mga mag-aaral, pagsasagawa ng assessment at kung paano po iniyahanda ang weekly home learning plan at iba pang may kinalaman sa face-to-face classes. Kinakailangan din pong mahigpit na ipagbawal ang pagkakaroon ng physical or face-to-face na mga pagtitipon na hindi masisiguro ang physical distancing tulad ng school activities, field trips, sports festivals, flag ceremonies at iba pa. Para po sa teacher support, meron po tayong iniyahandang appropriate learning and development support plan sa pamamagitan ng coaching, mentoring and training upang ma-maintain ang quality education sa kabila ng ganitong setup. Informed din po dapat ang mga guro sa kanilang budget of work. Para po sa area ng well-being and protection, sisiguraduhin po ng paaralan na mayroong sapat na supply ng personal protective equipments or PPEs tulad ng face mask, face shield at iba pa mga mag-aaral at school personnel na magsasagawa ng face-to-face classes. Available din po dapat ang iba't ibang sanitation and disinfection materials na approved ng FDA. Maglalagay din po ng sanitation and disinfection materials tulad ng alcohol o hand sanitizer sa mga strategic locations tulad po ng restroom, entry at exit points at sa lahat ng classrooms. Maglalaan din po ng PPE sa mga kawani ng paaralan na silang direktang ngaharap sa mga mag-aaral o sino mang schoolgoers na makakaranas ng anumang simptomas. Magde-develop din po ang paaralan ng strategies for COVID-19 infection prevention tulad ng hand hygiene, temperature check, at cough etiquette. Mananatili din pong functional ang ating school clinic para sa mga ganitong sitwasyon. Pangalawayang strategy is to detect COVID-19 sa pamamagitan ng tamang coordination sa local health authorities at pagtingin o paiigtingin ang contact tracing procedure sa pangunguna ng DRRM team. Pangatloyang strategy is to isolate and treat COVID-19 sa pamamagitan ng pagtatakda ng lugar ng isolation at quarantine areas hanggang sa dumating ang local health authorities.
Kasama po sa ipoprovide ang psychosocial support sa mga mag-aaral, teachers at school personnel, katulong po ang guidance office. Itatakda din po ang malinaw na procedure at referral system para sa confirmed cases and suspected personnel, maging sa mga mag-aaral na kasama na po ang malinaw na contact tracing procedures at quarantine system para sa mga close contacts. Kikilalanin din po ng paaralan sa tulong ng mga class advisors ang mga batang maituturing na vulnerable and disadvantaged in terms of access to learning tulad po ng mga children with disabilities, out-of-school youth, abandoned and neglected children at iba pa. At kapag na-identify na po sila, maaaring mag-develop ang paaralan ng strategies kung paano sila matutulungan sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral tulad ng modules in Braille, sign language at iba pa. Magpa-participate din po ang paaralan sa mga school-based services tulad ng feeding and nutrition programs, immunizations, mental health and psychosocial support or the MHPSS, prevention of violence against children or VAC, example po niyan ay bullying, and other health services. Titiyakin din po ang close coordination with the Department of Social Welfare and Development or the DSWD case managers para sa mga mag-aaral na masasabing marginalized. Ganon din po sa ibang partner agencies and organizations such as National Council on Disability Affairs or the NCDA. Ganon din po sa mga LGUs na may kinalaman sa implementation ng SBI or the Routine School-Based Immunization at iba pong school health-related services tulad po ng deworming and weekly iron folate acid supplementation or the WIFA. Para po sa huling main area ng SSAT or homeschool coordination, may konkretong plano po na i-develop ang school para sa coordination sa mga LGUs o Barangay Health Emergency Response Team or BERT upang siguraduhin na susunod po ang mga protocols. Kailangan din pong ma-orient ang mga magulang sa health protocols at safety measures. Kung sakali man pong nais ninyong sunduin ang inyong mga anak, maihahanda po ang paaralan na designated waiting area upang dito po kayo magstay habang mahigpit na ipapatupad ang health protocols. Ito po ang format ng ating parents' consent form. Uulitin ko po na isa po ito sa mga required requirements upang makatiyak po kami sa inyong pagpayag na lumahok ang inyong mga anak sa limited face-to-face classes. Kinakailangan lang pong lagyan ito ng tama at kumpletong impormasyon. Magbibigay po ang paaralan ng kopya nito sa inyo. Kasama po sa impormasyon na kinakailangan ay ang pangalan ng paaralan, durasyon o itinakdang haba ng panahon ng implementasyon, mga benepisyo, pagka-confidential, voluntaryong paglahok, mga limitasyon at mga hindi maaaring mapiling lumahok, kasama din po ang mga panganib, pagbibigay ng pahintulot or consent at waiver. At sa dulo po ng consent form ay napakahalaga sapagkat kinapapalooban po ito ng inyong lagda sa ibabaw ng pangalan bilang magulang o guardian, contact number, pangalan ng anak at petsa ng paglakda. Huwag pong kakalimutan ang bahaging ito. Babasahin po itong mabuti upang lalo niyong maintindihan ang mangyayaring limited face-to-face classes sa ating paaralan. Ito naman po ang ilang paalala sa mga magulang bago papasukin ang kanilang mga anak sa paaralan kung sakali man pong isinasagawa na ang face-to-face classes. Kabilang po dito ang iba't ibang simptomas ng COVID-19 infection tulad ng lagnat, ubo, sipon, pananakit ng katawan, pagkawala ng panlasa at pang-amoy, at iba pa. Ang form po na ito ay inyong i-display sa inyong mga bahay upang magsilbing gabay bago nyo po papasukin ang inyong mga anak sa paaralan.
Ang sunod naman pong form ay ang health declaration form na kinakailangan i-accomplish ang lahat ng papasok sa ating paaralan sa bawat araw ng pagbisita. Gagamitin na din po ito bilang ating contact tracing form. Narito po ang gabay para sa mga mag-aaral, magulang, tagapag-alaga at guro ukol sa mga gawain sa pagpapatupad ng limited face-to-face classes. Bago umalis ng bahay, maligo, magugas ng kamay, kumain ng agahan at uminom ng bitamina. Magdala din po ng alcohol para sa pagdi-disinfect. Magsuot ng cloth o washable face mask o surgical mask kung mayroon at face shield na ibinigay ng paaralan. Huwag po itong aalisin kahit po habang naglalakbay. Pag naman po naglalakbay patungo sa paaralan, kailangan suot pa rin ng face mask at face shield. At para po sa iba't ibang pamamaraan ng pagpunta sa paaralan, sundin po ang mga sumusunod. Kapag gumamit ng pampublikong sasakyan, huwag pong magsalita ng malakas o limitahan ang pakikipag-usap sa iba kung hindi naman kinakailangan. At panatilihin po natin ang physical na distansya. Kung gagamit naman po ng personal na sasakyan tulad ng bisikleta o scooter, magsuot ng mga proteksyon tulad ng helmet, reflector at pads. Kung maglalakad, panatilihin po ang physical na distansya at huwag magsalita ng malakas o limitahan ang pakikipag-usap sa iba kung hindi naman kinakailangan. At pagpapasok na sa loob ng paaralan, panatilihing nakasuot pa rin ang face mask at face shield. Ipasuri sa naka-assign na school personnel ang inyong temperatura. Tatandaan po na kapag ang inyong body temperature is 37.5 Celsius pataas, dadiretso po kayo sa ating designated screening area upang masubaybayan ng safety officer at karagdagang pagsusuri at asistensya ng Barangay Health Emergency Response Team o BERT. Laging hugasan ang inyong mga kamay ng sabon sa itinalagang pasilidad ng paaralan. Agad na tumungo sa inyong silid-aralan. Para sa mga magulang po o tagapangalaga na magbabantay, tumungo po sa itinalagang lugar ng paghihintayan at sumunod po sa pangkalusugang pamantayan para sa COVID-19. Palagi din pong sundin ang pangkalusugang pamantayan kagaya po ng pagsusuot ng face mask at face shield, paghugas ng kamay at pagpapanatili ng physical na distansya. Habang nasa loob naman po ng paaralan at silid-aralan, yun pa rin po, kailangan palagi pa rin suot ang face mask at face shield. Gumamit palagi ng alcohol, lalo na pag ikaw ay mahinawakan. Sumali sa pang-araw-araw na rapid health check na isasagawa ng guro o ng ating mga class advisors. Sundin ang mga kaayusan sa pag-upo at manatili sa iyong pwesto. Panatilihin po ang 1 to 2 meters na distansya, lalo na sa mga pangguro pong gawain sa klase. Kapag babahing o uubo, manatiling malayo sa iba, gumamit ng tissue, panyo o panloob na bahagi ng siko upang takpan ng ilong o bibig, hugasan agad ang inyong mga kamay ng sabon o gumamit ng alcohol. Kapag pupunta sa banyo, siguraduhin maghugas ng kamay bago bumalik sa silid-aralan. Tuwing recess naman po, manatili sa iyong lugar at hugasan ang iyong mga kamay ng sabon o gumamit ng alcohol bago at pagkatapos kumain. Iwasan din po ang pagtitipon-tipon lalo na tuwing uwian sa klase. Sundin ang itinalagang pasukan at labasan sa silid-aralan at ng paaralan. Tulad po na aking sinabi kanina, magkahiwalay po ang pasukan at labasan. At pag-uwi na po ng bahay, suot pa rin ang face mask at face shield. Kung gagamit po ng pampublikong sasakyan, tulad ng binanggit ko kanina, huwag magsasalita ng malakas. Ganon din po pag gagamit ng personal na sasakyan, magsuot ng mga proteksyon. At kung maglalakad naman po, ay physical distancing at huwag pong magsalita ng malakas. Pagdating po sa bahay, magpahinga sa labas at itapon ng maayos ang face mask sa basurahan.
i-disinfect po ang lahat ng inyong gamit. At bago makihalubilo sa mga kasamaan sa bahay, maligo. Ito naman po yung mga katanungan tungkol sa pilot implementation ng face-to-face classes. Ang una pong tanong, ano ang basihan sa pagpili ng paaralan na lalahok sa pilot implementation? Again, nabanggit ko po sa inyo yung SSAT or School Safety Assessment Tool, kailangan po walang naitalang kaso ng COVID-19 sa barangay sa loob ng sa nakaraang 28 na araw o isang buwan. Dapat din po tayong accessible sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon. Mayroon po dapat suporta mula sa LGU sa pamamagitan rin ng resolution o letter of support at mayroong suporta sa mga magulang sa pamamagitan po ng paglakda sa consent form. Ano po ang mga requirements para sa mga pribadong paaralan na nais lumahok sa pilot implementation? I-skip ko na po ito dahil hindi naman po ito related sa atin. Ano po? Ano po ang ibig sabihin ng safety seal na makikita sa mga paaralan? Ito po ay tanda ng commitment ng paaralan, ng mga magulang at ng komunidad na mapanatiling ligtas sa mga mag-aaral at mga guro habang nasa school premises. Ano-ano naman po yung mga kakailanganin upang masigurong ligtas sa loob ng paaralan? Hand washing station na may kasamang hand soap, sanitizer at iba pa, face mask, thermometer, emergency health kit, daily health monitoring tool at proper ventilation. At sino-sino po ang papayagang magtrabaho sa paaralan? Sila po yung mga empleyado, mga guro na edad 65 pababa at walang comorbidities. Kinakailangan rin po na lahat ay fully vaccinated. Ano po ang kahalagahan ng pagpapabakuna sa pagbubukas ng mga paaralan? Ang pagpapabakuna po laban sa COVID-19 ay bahagi ng mga estratehiya upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Paano po pipiliin ang mga mag-aaral na pahihintulutang sumali sa face-to-face classes? Kailangan po nakatira sa parehong lungsod kung saan naroroon ang paaralan. Maaaring maglakad papuntang paaralan o di kaya'y may available na pampubliko o privadong transportasyon. At kailangan po ang mag-aaral na ito ay walang existing comorbidities. Hinihikayat din po na makumpleto ang pagbabakuna ng mga bata, lalo na po sa mga non-COVID-19 diseases tulad ng poliomyelitis, measles, mumps, rubella, diphtheria, pertussis at iba pa. May mga mag-aaral po ba na prioridad na mapabilang sa face-to-face classes? Opo, ito po yung mga bata na walang kasamang nakakatanda o guardian sa bahay. Halimbawa po, umalis ng bahay upang magtrabaho ang guardian o magulang. Ganon din po yung mga nasa key stage 1 learners or the kindergarten to grade 3. Mga mag-aaral na nahihirapang maabot ang kinakailangang learning competencies. Ganon din po mga mag-aaral sa senior high school na kumukuha po ng technical vocational livelihood track at kailangang gumamit ng workshop equipment sa paaralan. Ganon din po yung mga mag-aaral na apektado ng mental health crisis. Niyan, maaaring ang ilan po sa inyo ay nagtatanong bakit mahalagang magkaroon ng limited face-to-face classes. Una po, upang mapadali ang pag-monitor at pag-assess sa pagkatuto ng bata. Masusolusyonan din po nito ang akses sa teknolohiya, kahandaan ng tahanan at pamilya para sa distance learning at iba pa. Magpapatuloy po mga gawaing hindi magagawa sa tahanan tulad po ng workshop ng Tech Voc Track. Maiibsan din po yung mga negatibong epekto ng kawalan ng face-to-face interaction sa mental health po ng ating mga kabataan at makakatulong po ang paaralan sa pagpapatupad ng health standards. Ilang estudyante po ang papayagan sa loob ng klase? Para po sa atin, senior high school sa Silid-Aralan, 20 learners. Sa junior high school naman po ay 18 learners. Maximum po. Paano ang paraan ng pagtuturo sa gagawing pilot implementation? Ito po ay kombinasyon ng salitan na isang linggong face-to-face
at isang linggong distance learning. Isang guro lamang kada klase para sa kinder hanggang grade 3 at para po sa senior high school, tanging mga subject na kailangan ng laboratories o workshops ang papayagang mag face-to-face. Okay? Paano naman po ang schedule ng face-to-face classes? Para po sa atin, sa junior high school and senior high school, hindi po dapat lalagpas sa 4 to 5 hours or 4 at kalahating oras. Paano po mapapanatili ang kalinisan at kaligtasan sa paaralan? Siyempre po, dapat mayroon tayong hand soaps, sanitizers at alcohol-based solutions para po sa mga strategic locations. Lilinisin din po ang bagay na madalas hawakan. Ano po? At paano ang mekanismo sa pag-detect ng COVID-19 sa paaralan? Iiwasan po yung pagpasok ng mga bisita at external stakeholders sa paaralan hanggat maaari. Magkasagawa din po ng daily rapid health check sa mga silid-aralan. At magtatayo po ng school clinic o kung meron man po na school clinic, pananatilihin po itong functional. Ganon din po na dapat sigurado tayo or ang ating temperatura ay within the normal limit kapag po tayo papasok sa paaralan. Ito po ang unang nag-pilot limited face-to-face classes sa Batangas Province. Ano po? Ito po yung makikita sa Lubod District, Batangas, Upper Elementary School. Narito po ang ilang larawan sa kanilang isinagawang limited face-to-face classes. Kung sakali man po na mayroon pa kang ibang mga katanungan na may kinalaman sa darating na limited face-to-face classes, maaari niyo pong tanungin si Ready Kid sa pamamagitan po ng pag-view ng video na ito. Makikita niyo po ang link sa inyong screen kung saan niyo po ma-access ang video na may kinalaman po kay Ready Kid. At dito po natatapos ang ating presentasyon ng paghahanda ng ating paaralan para po sa nalalapit na limited face-to-face classes. Marami pong salamat!